Simulan po natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga minamahal kong mga kapatid, pawang mga may init na salita ang binitiwan ni Jesus sa mga iskriba at mga pariseyo nang makita niya kung paano ang mga taong tulad nila ay may ibang saloobin sa pagsunod sa kautusan. Mas pinahalagahan nila ang maparangalan at makaupo sa upo ang pagpandangal. Oo nga't maganda ang kanilang mga utos, ngunit iba naman ang pinahihiwatig ng kanilang mga gawa. Bilang mga Kristiyano, suriin natin ang ating mga saloobin, lalo na sa paggawa ng mabuti at pagsunod sa mga batas. Tanungin natin ang ating mga sarili, ito ba'y isang pakitang tao lamang o dahil alam nating mabuti ito at may napapaloob na karunungan sa pagsunod dito? At upang tayo po ay maging karapat dapat gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, alalahanin po natin ang ating mga pagkukulang at nagawang pagkakasala at buong kababaang loob po tayong humiling ng awa at pagpapatawad mula sa Diyos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos. Kapangyarihan sa lahat.
Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na nanunugtog sa kanan ng Ama. Maawa ka, maawa ka sa manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan ng paglingkuran ka ayon sa iyong kasiyahan ay kaloob na iyong ibinibigay sa iyong mga hinirang. Gawin mo ang iyong mga pangako ay aming mapakinabangan ayon sa parang iyong kinalulugdan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Malakias. Sinasabi ng makapangyarihang Panginoon, ako'y isang haring dakila at kinatatakutan ng lahat ng bansa. At ngayon, mga saserdote, narito ang utos ko sa inyo. Parangalan ninyo ang aking pangalan sa pamamagitan ng inyong mga gawa, sabi ng makapangyarihang Panginoon. Pag hindi ninyo pinakinggan ang sinabi ko, kayo'y aking susumpain. Subalit lumihis kayo sa daang matuwid, kayong mga saserdote, dahil sa inyong turo, marami ang nabulid sa kasamaan. Sumira kayo sa ating tipan, sabi ng makapangyarihang Panginoon. Kaya, hahayaan kong kamuyan kayo ng mga Israelita sapagkat hindi ninyo sinusunod ang aking bilin at hindi pantay-pantay ang inyong pagtuturo. Hindi ba iisa ang ating Ama at ito'y ang iisang Diyos na lumalang sa atin? Kung gayon, bakit sumira tayo sa pangako sa isa't isa? At bakit winawalang kabuluhan natin ang kasunduan ng Diyos at ng ating mga magulang? Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa iyong kapayapaan, Diyos ko, ako'y alagaan. Sa iyong kapayapaan, O Diyos, ako'y alagaan. O Panginoon ko, ang pagmamataas, tinalikdan ko na at iniwang ganap. Ang mga gawain na mapagpapatanyag, iniwang ko na rin, di ko na hinangad.
Sa iyong kapayapaan, O Diyos, ako'y alagaan. Mapayapa ako at nasisiyahan, tulad niyong sanggol sa bisig ni inay. Sa iyong kapayapaan, O Diyos, ako'y alagaan. Kaya mula ngayon, ikaw, O Israel, sa iyong Panginoon, magtiwalang tambing. Sa iyong kapayapaan, O Diyos, ako'y alagaan. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonica. Mga kapatid, naging maggilo kami sa inyo tulad ng isang makapagpagalingang ina sa kanyang anak. Dahil sa laki ng aming pagmamahal sa inyo, itinalaga namin ang aming sarili sa pangangaral sa inyo ng mabuting balita. Hindi lamang iyan, pati na ang aming buhay ay hiyandog namin kung kakailanganin. Lubusan na kayong napamahal sa amin. Tiyak na natatandaan pa ninyo, mga kapatid, kung paano kami gumawa at nagpagal araw-gabi para hindi kami maging pasanin ninuman, samantalang ipinahahayag namin sa inyo ang mabuting balita. Ito palagi naming ipinagpapasalamat sa Diyos nang ipangaral namin sa inyo ang kanyang salita. Tinanggap ninyo ito bilang tunay na salita ng Diyos at hindi ng tao. Ano pat ang bisa nito'y nakikita sa buhay ninyong mga sumasampalataya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao at sa kanyang mga alagad, ang mga eskriba at mga pariseyo ang kinikilalang tagapagpaliwanag ng kautosan ni Moises. Kaya't gawin ninyo ang itinuturo nila at sundin ang kanilang iniuutos. Ngunit huwag ninyong tularan ang kanilang gawa,
sapagkat hindi nila isinasagawa ang kanilang ipinarangal. Nagbibiki sila ng may bigat na dalahin at ipinapasan sa mga tao. Ngunit ni daliri ay ayaw nilang igalaw upang tumulong sa pagpadadala ng mga iyon. Pawang pakitang tao ang kanilang mga gawa. Nilalaparan nila ang kanilang mga pilakterya at hinahabaan ng palawit sa laylayan ng kanilang mga damit. Ang ibig nila ay ang mga upuang pandangal sa mga piging at mga tanging luklukan sa mga sinagoga. Ang ibig nila ay pagpugayan sila sa mga liwasang bayan at tawaging guro. Ngunit kayo, huwag kayong patawag na guro, sapagkat iisa ang inyong guro at kayong lahat ay magkakapatid. At huwag ninyong tawaging ama ang sinumang tao sa lupa, sapagkat iisa ang inyong ama, ang amang nasa langit. Huwag kayong patawag na katagapagturo, sapagkat iisa ang inyong tagapagturo, ang Mesiyas. Ang pinakadakila sa inyo ay dapat maging lingkod ninyo. Ang nagpapakataas ay ibababa, at ang nagpapakababa ay itataas. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Mga kapatid, tayong lahat ay natitipon sa umagang ito upang ipagdiwang ang Eukaristiya, ang pinakamataas na uri ng panalangin ngayong pong 31st linggo sa karaniwang panahon. At kung napakinggan po ninyo ng maigi ang ating mga pagbasa para sa araw na ito, lalong-lalo na po ang ating unang pagbasa at ang ating ebanghelyo, masasabi po natin na meron po siyang pagkakapareho. At saan po nagpapatungkol ang ating unang pagbasa at ang ating ebanghelyong napakinggan? Sa pagiging isang pinuno. Ang mamuno at sa pagiging isang pinuno. Leadership. No? Pero ano ho ba ang pinapatungkulan sa ating unang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Malakias? Pinapatungkulan doon ang mga saserdote na napakataas ng tingin sa sarili. At tila ang tingin nila sa sarili ay mas mataas pa sa Diyos. Kaya pinaalahanan tayo na sa buhay natin ang Diyos ang dapat manguna. At kung ang Diyos ang dapat manguna, dapat sumasalamin iyon sa buhay ng isang pinuno. Kaya nga sa ating ebanghelyong napakinggan, tinuligsaan ni Jesus ang mga Pariseo at mga Eskriba. Bakit? Dahil sa kanilang pamumuno, hindi sumasalamin sa kanila ang kautusan ng Diyos. Hindi sumasalamin sa kanilang buhay si Jesus. Kaya mga kapatid, ipinapaalala sa atin na bilang isang pinuno, dapat meron kang pusong mapagpakumbaba. Uulitin ko po, ang isang pinuno dapat marunong magpakumbaba. Kaya nga, anong hamon sa atin? Ang bawat isa sa atin, kapag ikaw ay pinagkatiwalaan ng posisyon, pinagkatiwalaan ng titulo, pinagkatiwalaan ng kapangyarihan, ano ang hamon sa iyo? Hindi yan ang estado ng iyong buhay. Bagkus hamon sa iyo na ikaw ay isang tunay na lingkod. When you are given position, titles, this should not be your status in life, but this is a motivation for you to serve. Ibig sabihin, kapag ikaw ay pinagkatiwalaan ng kapangyarihan ng titulo,
Ibig sabihin, ikaw ay dapat maglingkod. At ang isang taong naglilingkod ay yung taong marunong magpakumbaba. Dahil walang naglilingkod na mayabang, walang naglilingkod na mapagmataas, ang naglilingkod mapagpakumbaba. Huh? Alam niyo po, minsan ako po bilang isang pari, may mga pagkakataon na pumupunta sa aking ulo ang aking pagiging pari. Ano pong ibig sabihin nun? Minsan, ang tingin ko mataas ako. Ang tingin ko hindi ako nagkakamali. Kaya nga isang beses, habang ako po ay nagmamaneho, nahuli po ako ng MTPB, no? Pinara po ako. At pagka para sa akin, sabi niya, "Sir, beating the red light." No? Kaya sabi ko, "Ganun ho ba? Pasensya na po kayo." Sabi ko, "May misa ho kasi ako dyan ho sa simbahan." Sabi niya sa akin, "Bakit? Ano ho ba kayo?" Sabi ko, "Pari ako." Akala ko, makakalusot ko ako. Pero alam niyo ho, sabi sa akin ng traffic enforcer, "Pari po kayo?" Sabi ko, "Opo." Tapos ang sabi sa akin ng traffic enforcer, "Pari pa naman kayo." Kaya natikitan ho ako, kinuha ho yung lisensya. No? Pero pag uwi ko ho ng bahay, napagnilayan ko ho yung karanasan na yun. Na minsan, akala natin dahil may titulo yung pangalan natin, mas mataas na tayo sa ilan. Akala natin makakalusot na tayo sa pagkakamali natin. Pero hindi pala. Dahil yung mga titulong nakadikit sa ating mga pangalan, yung mga posisyon na meron tayo, yung mga pagkakatiwala sa atin ng kapangyarihan ng mga kapwa natin, hindi pala yan estado. Bagkos, yan pala ang daan upang tayo ay makapaglingkod. Uulitin ko po, ang isang mabuting pinuno dapat marunong magpakumbaba. Dahil ang tingin niya sa kanyang kapangyarihan ay hindi estado ng buhay, bagkos paraan upang siya ay tunay na makapaglingkod. At paano gagawin iyon, mga kapatid? Mapangyayari ang lahat ng ito kung sa buhay natin, sa puso natin, nandoon si Jesus. Kaya ang mga pinuno, ang mga namumuno, ang binigyan ng kapangyarihan, pinagkatiwalaan ng kapangyarihan, sana po huwag maging mapagmataas, huwag maging mayabang, magpakumbaba, dahil sa puso ninyo nandiyan ang mahal na pong Jesus Nazareno. Parang ang sama po ng tingin nyo sa akin. Na? Sana hindi naman ho. Na? Pero ito po yung hamon sa mga namumuno. E paano naman po ang mga tagasunod? Father, mas marami po tayong tagasunod. Ano po ba ang dapat na disposisyon na meron tayo? Kung kayo po ay dumadalo ng misa nitong mga nakaraang araw, mapapansin po natin ng mga Pariseo at mga Eskriba sa Ebanghelyo, hinahanapan ng butas ang Panginoon. Nagpagaling si Jesus sa araw ng pamamahinga, nagagalit ang mga Pariseo, pwede siyang ipahuli. Pero sa ating Ebanghelyo din, si Jesus nakikita niya yung pagkakamali ng mga Pariseo at mga Eskriba. Sa madaling salita, parang ayaw nila sa isa't isa. Pero kung titingnan natin sa simula po ng ating ebanghelyong napakinggan sa araw na ito, sinabi ho ni Jesus, ang mga Eskriba at mga Pariseo
ang kinikilalang tagapagpaliwanag ng kautosan ni Moises. Kaya't gawin ninyo ang itinuturo nila at sundin ang kanilang iniutos. Pero meron kong kasunod ang Panginoon na sinabi, ngunit huwag niyong tularan ang kanilang gawa sapagkat hindi nila isinasagawa ang kanilang ipinapangaral. Ano ho ang panawagan sa atin ng Panginoon bilang mga tagusunod? Maging marunong. Uulitin ko po maging marunong. Maging marunong saan? Nakilatasin ang mga namumuno na gumagawa ng hindi tama. At kapag hindi gumagawa ng tama, ano ang dapat gawin? Huwag tularan. Alam niyo po, mas magandang tingnan ho yan sa loob ng pamamahay . Bakit? Ang mga magulang ho, laging pinagsasabihan ng kanilang mga anak. Tama po ba? Sasabihin ng mga magulang sa kanilang anak, o anak, masama ang manigarilyo, masama ang magsugal, masama ang uminom ng alak. Pero anong sasabihin ng anak? Eh kayo nga po naninigarilyo, kayo nga po umiinom. Ha? Sasabihin ng nanay, o anak, umuwi ka ng maaga ha. Ano ang sasabihin ng anak? Eh nay, kayo nga po umaga nang umuuwi dahil kakachismisyan niyo po. Ano po yung pinupunto ko dito mga kapatid? Ang isang taong marunong, hindi na inuulit ang pagkakamali. Kundi ang isang taong marunong, itinatama ang pagkakamali. Bilang mga tagasunod ng mga namumuno, minsan sa amin din mga pari, ano ang panawagan ng Panginoon? Sundin ang mabuti, pero huwag tularan ang mga bagay na mali na ginagawa. At magagawa lang natin iyon kung meron tayong karunungan. Kaya hilingin natin sa misang ito, sa tulong ng mahal na pong Jesus Nazareno, na ang bawat isa sa atin maging marunong. At sa pagiging marunong, magawa natin ang tama at maiwasan natin ang mali. Gawin ang tama at iwasan ang mali. Mga kapatid, sa pagpapatuloy po ng ating banal na misa para sa araw na ito, panawagan po sa atin na sumaati ng Panginoon, at kapag sumasa atin ng Panginoon, marunong tayong magpakumbaba. At sa ating pagpapakumbaba, matututo tayong maglingkod. At tayong mga tagasunod, isa lamang ang hamon sa atin, maging marunong. At sa pagiging marunong, alamin ang tama at iwasan at huwag gawin ang masama. Hayaan natin ang mahal na pong Jesus Nazareno ang gumabay sa atin sa tahak na mabuti, sa daang maganda at sa daan patungo sa Diyos. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, lumapit tayo sa Ama at ipanalangin at sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay ng maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao.
Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga minamahal kong mga kapatid, lumapit tayo sa Ama at ipanalangin natin na linisin ang ating mga saloobin upang mapaglingkuran natin ang ating kapwa ayon sa kalooban na turo ni Jesus. Sa bawat panalangin, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa Santo Papa, mga obispo, mga pare, at mga diakono, maging taos-puso nawa ang paglilingkod nila sa sambayanan at huwag nawa silang masilaw sa karangyaan ng buhay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga pinuno ng ating pamahalaan, naway patnubayan sila upang buong katapatan at katarungan nilang pamunuan at paglingkuran ng ating bayan at talikuran ang mga pakitang taong gawain. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga alagad ng batas, mga abogado at hukom, ibatay nawa nila ang hustisya sa habag at pagmamalasakit ng Diyos upang mabigyan ng tunay na katarungan ang mga biktima ng karahasan at iba pang mga krimen. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga kriminal, mga magnanakaw, terorista, at mga itinakwil ng lipunan, hipuin nawa sila ng Espiritu ng Diyos upang makaramdam sila ng habag at tunguhin ang landas ng pagsisisi at pagpapatawad. Manalangin tayo. Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. Ang ating mga kaibigan at kamag-anak na yumao, pati na rin ang mga namatay at pinatay dulot ng giyera ng Israel at Hamas, naway tumanggap sila ng walang hanggang kaligayahan sa piling ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, ikaw ang huwaran ng aming pagmamahal at paglilingkod. Tulungan mo kaming maging tagapaghatid ng iyong kagandahang loob sa aming mga kapatid na walang hinihintay na kapalit. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Tayo na po ang lahat. Manalangin po kayo mga kapatid upang ang paghahain natin
ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain namin ito ay maging dalisay nawa at maging banal na paikinabang namin sa iyong awang dakila sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Lubhang nabagbag ang kanyang loob sa pagkakamali ng tao sa sansinukob. Kaya't minabuti niyang siya'y ipanganak sa birheng bukod mong pinagpala sa babaeng lahat. Sa labi ng imbing kamatayan, kami ay inagaw ng namatay mong anak. Sa pagkabuhay niya, kami kanyang binuhay upang kaugnayan namin sa iyo'y huwag magwakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa
at ni Jose na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Lumapit po tayo sa Ama natin sa langit sa panalangin itinuro sa atin ni Jesus. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala. Para nang pagkapatawad namin sa nakakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan, magsiluhod po ang lahat. Narito po si Jesus, ang Kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o na lay minister ng katawan ni Kristo at isuubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Yeah.
lang sa iyo ay nangako, yalakyaong makakamtan, makakamtan. Ngunit ako'y ikaw, habang nahihimlay, bakit ang announcement. Available na po ang opisyal na kalendaryo para sa taong 2024 ng ating parokya. Sa mga nagnanais bumili, maaari kayong magtungo sa ating parish office. Ito po ay nagkakahalaga ng 80 pesos. May karagdagang discount sa bulk orders. Ang oras ng ating finance office ay mula ikawalo ng umaga hanggang ikalima ng hapon kapag Lunes hanggang Huwebes, Sabado at Linggo. Kapag Biyernes naman po, meron po tayong mga booth sa BPI Entrance at Cardinal Sin Building mula ikalima ng umaga hanggang ikawalo ng umaga. Sa Finance Office, mula ikawalo ng umaga hanggang ikawalo ng gabi. Salamat po! Available pa rin po ang ating mga All Souls Envelope. Sa mga nagnanais, maaari kayong kumuha malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa Information Guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Panawagan para sa ordinasyon. Si Reverend Jesus M. Madrid Jr. na anak ni Naginoong Jesus Madrid Sr. at Ginang Elizabeth M. Madrid ay nakatira sa 127 Labo Street, Barangay Paangbundok, Quezon City, na naglingkod sa ating dambana simula noong July 21, 2023 hanggang sa kasalukuyan bilang isang diakono, ay tinatawag na tumanggap ng banal na orden ng pagkapari sa darating na December 2, 2023, Sabado, sa Basilica Minor ng Immaculada Concepcion, Manila Metropolitan Cathedral, Cabildo Corner, Biaterio Street, Intramuros, Manila. Si Seminarista Edward Jason San Diego, na anak ni Naginoong Eduardo San Diego at Ginang Maura San Diego at nakatira sa 146 Paco, Bando, Bulacan, na naglingkod sa ating dambana noong December 8, 2022 hanggang sa kasalukuyan bilang seminarista, ay tinatawag na tumanggap ng banal na orden ng pagkadiakono sa darating na November 25, 2023 sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno, 910 Plaza Miranda, Quiapo, Manila. Ang sinumang may nalalaman na maaaring maging hadlang sa kanilang ordinasyon
ay may tungkuling ipaalam ito sa ating cura paroko, Reverend Father Rufino Sescon Jr. Maaring makipag-ugnayan sa Rector's Office na may numero bilang 8733-4945, Local 100. Patuloy po nating ipagdasal sina Reverend Jess at Brother Egay. Maraming salamat po. Mga paalala sa mga nagsisimba, pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tangi sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang lapasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, magkaroon nawa ng karagdagang bunga ang iyong ginagampanan sa aming banal na paikinabang upang sa aming pagsasalo maging handa kaming tumanggap sa katuparan ng pangako mo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin para sa mga kaluluwa. Mga kapatid, ating ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Panginoon naming Diyos, Ama namin, Ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang. Sa Iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang loob po kaming nananalangin at kami nagmamakaawang kalugdan mo po ang mga kaluluwa ng mga pumanaw na sa mundong ito. Sila naway magkamit ng buhay sa Iyong piling. Alisin mo ang anumang mga karumihan ng kasalanan upang sila ay maging marapat sa Iyong walang hanggang kalinisan. Iyahon mo sila mula sa purgatorio at bigyan ng puwang sa Iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway silayan ng Iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatag nawa sila sa kapayapaan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos!